Biyernes, September 28, magandang umaga po. Dinidinig ngayon sa Sandigan Bayan ang motion ni dating First Gentleman Mike Arroyo para ipadismiss ang kasong katiwalian na isinampa laban sa kanya. Ang kasong ito ay may kaugnayan sa naunsyaming NBN-ZTE deal. May news to go si Alan Gatos ng Super Radio DZBB Line. Alan. Tinalakay ngayon sa 5th Division ng Sandigan Bayan ang motion na inihain ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at iba pa. Ito'y kaugnay pa rin ng kasong isinampa laban kina Ginang Arroyo, dating First Gentleman Mike Arroyo, dating Comelec Chairman Benjamin Abalos at dating DOCC Secretary Leandro Mendoza. Kabilang sa tatalakay ngayon o tinalakay ngayon ay ang motion to dismiss the information na inihay ng kampo ni dating unang ginawang Mike Arroyo at motion to amend pre-trial order ang inihay naman ng abogado ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ayon naman kay Atty. Edna Herrera Batakan, abogado ni Mike Arroyo, dapat lang na madismiss ang kaso laban sa kanyang kliyente dahil sa hindi naman sa Pilipinas nangyari ang sinasabing pag-uusap at pirmahan ng kasunduan. Ibig sabihin, wala raw jurisdiksyon ang Pilipinas o ang Sandigan Bayan upang talakayin o dinggin ang kasong isinampa laban kay Mike Arroyo. Ipinuntumpa ni Batakan na private person si Mike Arroyo at wala siyang authority para pumasok sa isang kasunduan. Dahil dito, binigyan ang hukuman ng 15 araw upang magkomento ang prosecution at 10 araw naman para sagutin ang reply ng prosecution. Samantala, hinarang naman ni Attorney Paul Lentejas, abogado ni dating NEDA Director General Romulo Neri, ang subpoena sa kanyang kliyente para tumestigo. Paliwanag ni Lentejas, hindi pwedeng sumalang sa witness stand ang kanyang kliyente dahil makaka-apekto ito sa kasong kinakaharap ni Neri sa Sandigan Bayan na may kaugnayan din sa naudlot na NBN-CTE project. Pwede naman anyang gamitin ang mga naging testimonya ni Neri sa Senado maging sa kaso ni dating Comelec Chairman Benjamin Abalos. Kaso nito, naghain pa niya sila ng motion to quash upang ipatigil ang pagpapaharap sa kanyang kliyente para tumistigo sa kaso. Binigyan naman ng hukuman ng 15 araw ang prosecution para maghain ng komento sa kaso at 10 araw naman para makapag-reply ang kampo ni Neri. Maraming salamat, Alan Gatos ng Super Radio DZBB.